Maraming benepisyong hatid sa kalusugan ng halamang gamot na Lagundi at napatunayang mabisa laban sa mga sintomas ng COVID-19. Ating bisitahin ang ektaryang taniman nito sa Tanawan, Batangas sa ulat ni Rod Lagusad. Bago pa man nagkaroon ng makabagong medisina, una nang ginamit ang herbal plants o mga halamang gamot. Sa paglipas ng panahon at kasabay ng mga isinagawang mga pag-aaral, napatunayan na ang bisa at mga benepisyong na ibibigay nito. At isa sa mga halamang gamot na ito ay ang Lagundi. Ang farm na ito sa Tanawang, Batangas ay may ekta-ektaryang taniman ng Lagundi. Pag-aari ito ng Bini Biofarm na siya ring taga-supply ng raw materials para sa isang sikat na gamot sa ubo. Ayon kay Dr. Eleanor T. Roquel, Vice President at Medical Director ng Rich Corp, sister company ng farm, napatunayan na malaki ang tulong ng Lagundi para maibsan ang mga sintomas ng COVID-19. Ang Lagundi po ay gamot sa asma at ubo. Ang COVID may sintomas ng parang asma at ubo. Kapag may COVID ka, hindi ka makahinga. Ang Lagundi napatunayan na bronchodilator. So ibubuka niya yung daluyang hangin mo. Ang Lagundi po may antiviral property. Dagdag pa niya, epektibo ang paggamit ng 600 mg ng Lagundi sa mga may COVID mula sa onset hanggang sa mild cases. Taong 2020 nang aprobahan ng Department of Science and Technology o DOST ang clinical trial sa Lagundi laban sa COVID-19. Ipinaliwanag naman ng isa sa mga magsasaka sa Bini Biofarm ang tamang pag-aalaga ng halamang Lagundi. Kahit naman aling halamang basta walang alaga, hindi gaganda. Number one talaga, alagaan mo lahat ng halaman. Kung anong hinihingi, para din tao, bagamat hindi nagsasalita, malalaman mo kung anong pagkukulang nila. Mula sa kanilang taniman, dumadaan ang mga inaaning Lagundi sa kanilang manufacturing plant na hindi higit sa 2 oras ang layo para mapanatili itong sariwa. Dito ay binubuo nilang FDA-approved na food supplement na siyang tumutulong sa ating katawan. Nakakagawa sila ng aabot sa 40 tonelada ng powdered Lagundi kada taon. Bukod sa mga usaping pangkalusugan, nakakatulong rin ang Bini Biofarm sa mga magsasaka na nakatira sa komunidad para magkaroon ng pagkakakitaan. Yung aming ginagamit kasi na method, no, is what we call the community sustainable farming. So, this is a community-based program na namimili ng mga lugar na kung saan andyan lang yung mga possible farmers natin, no, pati yung pamilya nila. Kabilang sa mga magsasakang ito ay si Mang Johnny. Kwento niya, may sapat siyang naiuwi sa kanyang pamilya, lalo na nang magkaroon ng pandemya. Medyo nahirapan kami kasi hindi kami makakalabas ng bayan. Dito lang ho kami talaga sa trabaho nakatuto. Samantala, hiling naman ni Roquel matulungan ng pamahalaan ng industriya na lumaki pa, lalo't malaki rin ang pakinabang nito sa publiko bukod sa may magandang market. Nabiyayaan ang ating bansa ng napakaraming mga halamang gamot na malaki ang tulong pagdating sa ating kalusugan. Sa tulong ng pamahalaan at pribadong sektor, mas nailalapit sa bawat Pilipino ang mga benepisyong taglay nito. Rod Lagusad, para sa Bayan.